Welcome po sa part 17 ng ating Mitsubishi FX PLC GX Works 2 tutorial. Ang topic natin ay tungkol sa bit shift right at bit shift left instruction. So saan ba natin pwede i-apply ang shift registers na mga ito? Ang shift register ay pwede i-apply sa industrial application katulad ng monitoring ng movement ng isang product sa isang conveyor system. Halimbawa nito ay sa pag-detect ng mga defective products at pag-divert ng rejected products na ito sa isang conveyor line. Pwede rin sa pag-monitor ng location ng product sa conveyor para sa stamping, labeling, or painting ng mga product na ito. So, yan lang ang ilang example paano gamitin ang shift register. Ang shift register ay binubuo ng ilang PLC address or location. So, ito ang ating shift register. Ang isang bit ay inilalagay sa umpisa or dulo at inililipat pa isa-isa hanggang sa makarating sa kabilang dulo. So, halimbawa, sa bit shift left na instruction, mag-umpisa dito sa isang sa least significant bit hanggang sa makarating sa pinaka most significant bit. So, meron tayong dalawang bit shift instruction. Ito ay ang bit shift left at ang bit shift right instruction. Ang bit shift left ay nag-umpisa sa least significant bit address ng ating shift register. So, dito mag-umpisa. So, halimbawa, meron tayong address na M0 to M7. Ang pinaka-least significant bit natin ay M0. So, dito siya mag-umpisa. So, ang bit shift right naman ay mag-umpisa sa most significant bit. So, meaning, mag-umpisa siya sa M7 kung meron tayong 8-bit na shift register. Mag-umpisa sa M7, pababa hanggang sa makarating sa M0, ang kanyang pinaka-least significant bit. Sa Mitsubishi FX series na PLC, ito ang format ng bit shift left instruction. So, SFTL, yan ang bit shift left instruction. So, meron tayong iba-ibang device o component sa ating instruction. So, ito ang pinakauna. Ito ay ang tinatawag na input data. So, ang input data natin, dito nakadepende ang ating shift register. Kung ito ay naka-activate, ang value nito, kung halimbawa nag-logic 1 ito, ang value nito ang siyang ating ipapasok sa ating shift register. So, ito namang command input or shift signal device natin, ito naman ang magsi-shift ng ating input. Halimbawa, nag-high tayo dito. Once na inactivate natin ito, saka ito magpapasok ang ating input. So, halimbawa, i-activate natin ang ating input data. Tapos, i-activate natin ang ating shift signal. So, ang ating
signal dito ay ini-move natin sa ating shift register. So, halimbawa, i-off natin ito. Tapos, magbigay tayo ng mga pulse signal sa ating command input. So, habang nagbibigay tayo ng signal input, makita natin na merong shifting na nangyayari sa ating shift register. So, tuwing inactivate natin yan, ay lumilipat ang ating input data sa ating bit device output. So, ito naman yung bit device or yung pinaka-output natin. So, kung ano yung input natin dito, kung meron tayong input signal dito, ito yung papasok sa ating output. So, kung ano yung address natin dito, yun ang address ng ating shift register. So, sa example natin, meron tayong M0. Mag-umpisa tayo sa M0. Ito namang device na ito, dito nakadepende yung haba ng ating shift register. So, meron tayong 8-bit na shift register. Ibig sabihin, from M0 hanggang M7, dahil meron tayong 8-bit na haba ng ating shift register. Ito namang device na ito, dito naman nakadepende yung bilang ng bits na ililipat tuwing nakahay ang ating input shift signal. So, dahil isa ang ating constant ay isa lang, so lilipat lang ito ng pa isa-isa. So, isang bit ang transfer ng ating input data. So, halimbawa, sa example natin, meron tayong painting section at oven dryer. So, halimbawa, yung ating produkto, once na meron tayong produkto na na-detect sa ating conveyor, magbibigay ito ng signal. Malulocate natin ang ating produkto kung nasaan. At pag nandun siya sa harap ng ating section na ito, kanyang i-activate ang ating painting section. So, halimbawa, magbigay tayo ng signal. Kunyari, ay meron tayong produkto na na-detect. Okay? So, i-move natin siya. Pagdating sa M3, dapat i-activate niya ang ating painting section. So, i-move natin uli. Pagdating naman sa M6, dahil meron tayong sequence dito, na pag nag-activate ang M6 ay pag nag-close ang M6, i-activate niya ang ating dryer, yung ating Y1 na output. So, pag nag-shift tayo dito, dapat ma-activate ang ating dryer. So, yan po. So, yan ang example ng shift register. So, habang meron tayong input na pumapasok, nadidetect ng ating sensor, ito yung ating sensor. Yung ating tinatawag na input data. So, habang nadidetect yan, malalaman natin yung kanyang, kung nasaan ang kanyang location. So, at the same time, gagana yung ating operation kung saan nakatapat ngayon ang ating
produkto. So, yan po ang isang application ng shift register. Ngayon, yung isang type ng bit shift instruction ay ang bit shift write. So, mag-umpisa naman dito. Kung halimbawa meron tayong 8-bit na output, mag-umpisa dapat dito. So, subukan natin i-edit ang ating ladder. Tingnan natin yung function ng bit shift write na instruction. So, halimbawa, meron tayong signal, meron tayong input data. Pag nag-activate tayo ng ating input shift signal, makita natin dito nag-umpisa. Mula sa ang kanyang direction ay papunta sa kanan. Kaya bit shift right instruction. So, baligtad ang kanyang direksyon. So, yan lang po ang basic na application ng tinatawag na bit shift instruction. So, abangan nyo po ang ating susunod pa na mga video.